Ayan, good morning mga ka-Jack. Meron tayong bisita maaga si Jeff. Ayan. So yung sasakay niya, ito Bios na naman. Pero iba-iba rin kasi mga problema ng Bios. Tignan natin ah. Hopefully makuha natin agad. So unang-una, dinadiagnose natin ito. So, eto na mga ka-jack, upon checking, P0722, output speed sensor, no signal. So, i-check natin, gagawin ko dyan, lilinisin ko na yung mga ka-jack, bubugan lang natin ng carb cleaner. At makikita nyo dito sa akin, tinatawag na scanner, ayun, may pula. No, hindi ko na masyado na i-ano. So, may pula, ibig sabihin, may code talaga, o fault code, ayan. So, ayan mga ka-jack ha. So ito lang mga ka-jack no. Pag inalis niyo yung battery, yung speed sensor diyan, yung input tsaka output, bandang unahan mga ka-jack, hindi ko na masyado nahagip kasi ng camera, medyo nagmamadali din ako at wala akong tagahawak ng camera. So kaya binabanggit ko na lang mga ka-jack no. Makikita niyo diyan, alisin yung battery, may makikita kayo doon ng mga sensor, output tsaka input, linisan niyo lang mga ka-jack. Okay? So after malinisan, so ayan na si Jeff, okay na mga ka-jack. Ginawa natin lang, inilinis natin yung mga output sensor niya tsaka input sensor kasi lumabas naman sa diagnose natin sa ating scanner. So yun lang, no? Ayan na si Jeff. Salamat. Okay na. Thank you, Baston. Okay, thank you daw. At okay na, good to go na siya. So na-address na natin yung problema ng sasakyan agad, no? Ayan mga ka-jack, no? So, kanina, meron tayong bisita. Napakaaga niya, no? Galing pa yun ng Cavite mga ka-jack. So, ang sabi niya kasi, baka yung sensor ko yung sa may solenoid ko, sabi niya, nasira na. Kaya gusto niya ipababasa na yung ATF niya. I-check namin yung solenoid. Pero, nakita ko naman agad mga ka-jack kasi, in-scan muna natin dahil meron siyang check engine. Nakita naman natin na output speed sensor agad ang lumabas. So sabi ko, hindi naman agad natin yan dapat buksan yung automatic mo, yung kanyang tinatawag na solenoid. I-check. I-address muna natin itong isa, sabi ko. Itong lumabas na code. So in-address namin yung speed sensor. After ko malinis yung speed sensor niya mga ka-jack, ay bumalik na yung echo mode. Kasi sabi niya sa akin, wala na pong eco mode dyan, hindi lumalabas yung eco mode. So after malinis po yung speed sensor, yung output, lumabas na yung eco mode niya uli. So laging good na po yung kanyang sasakyan. So nirotis namin, sabi niya, parang gumanda na yung hatak niya at pumino na. So may possible nga lang talaga dahil marumi yung ATF. Kasi sabi niya sa akin, 100,000 na, hindi pa siya nagpapalit. No? Kasi usually sabi niya pala, every 100,000 siya nagpapalit ng automatic transmission fluid. So mali po 'yon, no? Kaya nag-best po siya. Pagbalik mo dito at mag-budget ka na lang, no? Kasi medyo syempre bibili tayo ng ATF around 3,000 plus, no? 4 na litro 'yan. And then chi-check na rin natin solenoid niyan kung may mga good pa. So sabi ko, kailangan magpalit tayo ng ATF 30,000 or 40,000 kilometers palit na tayo ng ATF, no? Kasi matagal naman yung 30,000, 40,000, matagal na po yung mga ka-jack. So at least yung ating automatic transmission hindi agad nagdudumi kasi pupunta sa mga sensor yon, matatakpan yung mga sensor ng dumi. O kaya hindi makabasa ngayon, no? Ngayon, yun ang nagiging cause lalo na sa mga solenoid, pupunta yung mga dumi doon. Ayun. Hindi na nababasa at minsan nababasted na dahil nga sa mga dumi na yan. Kasi yung mga dumi na yung mga ka-jack, mga metal yun na maninipis. So kung makikita nyo yung mga vlog ko na iba, dun sa oil pan, meron doon mga magnetic. So dumidikit yung mga maninipis na bakal na nakuha dun sa tinatawag na automatic transmission. Kaya parang putik siya. Anyway mga ka-jack, so ganun lang ang ginawa ko. Kaya ayoko muna siyang pabilin ng kung anumang mga pyesa. So i-check muna natin kako. At sasabihin ko rin naman kung hindi natin madiagnose na maigi,
mas maganda ay full scan natin. Pero so far kanina gamit ko lang yung aking tinatawag na pan-diagnose ng ating sasakyan at nakita ko na agad yung permanent code na nandoon o yung code na lumabas. After nung ma-diagnose uli natin o in-scan uli natin mga ka-jack, after nun, in-scan uli natin, wala nang lumabas na code, fault code. So okay na yung sasakyan. So ganun lang mga ka-jack, no? Basic lang po yung ating tinuro ngayon. Sana meron na naman tayo natutunan. Mga ka-jack, kahilingan lang po, no? Pagka nakita nyo to sa Facebook, huwag nyong kalimutan po i-follow, no? Tulungan nyo po ako na madagdagan yung ating followers, no? Ilagay nyo po yan sa notification bell ng ano, ng YouTube natin. Subscribe doon naman sa YouTube, paki-follow po, no? Para sa ganun ni marami tayong matulungan. So, anyway mga kanya, God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon.